Ito na mga kabasketball, nakabalik na nga sa bansa itong ating Gilas Pilipinas. Bit-bit, itong nasungkit nilang gintong medalya. Diyan nga sa kakatapos lang na Asian Games. At bakit nga ba hindi tayo nakapag-secure ng isang Olympic spot sa kabila ng tayo yung nakakuha ng ginto? Dito nga sa Asian Games, pag-uusapan natin yan mga kabasketball. At tinawag na bayani ni Ramon Ang ng SMC. Etong si Coach Tim Cone dahil nailabas niya raw yung galing ng mga Gilas players at katumbas daw ng 1,000 ginto. Etong nakuhang medalya ng men's basketball natin mga kabasketball ayon dito kay POC Chief Bumble Tolentino. Pero bago yan, hihingi lang ako ng 1 like bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita ng spin.ph ay sinagot na nila etong tanong ng karamihan kung bakit nga ba hindi tayo nakakuha ng 1 ticket papunta nga dyan sa Olympics kahit nga tayo nakakuha ng ginto dito nga sa Asian Games. Ayon sa spin.ph mga kabasketball, nagsimula etong pagtatanong ng mga Pinoy basketball fans nang nakasungkit ng Olympic spot etong si Yumir Marshall ng boxing. So matindi yun kasi nga bakit nga raw siya nakasecure na siya ng spot dyan nga sa Olympics kung saan na nakakuha nga siya ng bronze 2 taon na nakakalipas dyan nga sa Tokyo. Pero hindi kasi ganon yung kalakaran pagdating sa basketball. So bakit? Ano ba nangyari? Kasi ito palang Asian Games ay never nag-serve or naging kumbaga daan para maging Olympic qualifier o para mag-qualify ka dyan nga sa Olympics pagdating sa larangan ng basketball. For decades kasi mga kabasketball, no, ay itong ABC, Asian Basketball Championship, yung pinagkukuha o yung qualifiers na ginagawa na itong Olympics. At later, tinawag na nga itong FIBA Asia Cup. So, dyan pala, yung mga nananalo dyan sa FIBA Asia Cup, dyan nila kinukuha yung spot papunta dyan nga sa Olympics. Pero kung gano'n mga kabasketball, bakit yung sa boxing? Nakakuha siya ng Olympic spot. Ayon kasi dito sa report pa rin ng spin.ph mga kabasketball, kasama itong boxing sa siyam na sports na nag-o-offer ng quota spots sa Olympics nga. Kasama nga itong larong hockey, archery at ito pa yung marami pang iba. At nagkaroon ng special thanks itong si RSA no, ng San Miguel Corporation dito nga sa Barangay Ginebra coach na si Coach Tim Cone for stepping up no doon nga sa ating Gilas Pilipinas. At ang matindi rito, sinabi niya na kumbaga nailabas ni Coach Tim Cone yung galing ng mga players natin dyan sa Gilas at lahat daw sila ay bayani, nakaka-inspired mga kabasketball. So yun yung sinasabi nitong si Ramon Ang, antabayanan natin kung sila na ba yung hahawak, yung kung SMC na ba yung hahawak sa ating Gilas Pilipinas. Para naman kay Bumble Tolentino mga kabasketball, dito pa rin sa report ng spin.ph ay itong medalya na naiuwi ng ating Gilas Pilipinas men's basketball ay katumbas ng 1,000 ginto. Bakit niya ba nasabi yan? Kasi nga raw mga kabasketball, yung kumbaga karangalan or yung tagumpay na nakuha na itong Gilas Pilipinas, kasi alam naman natin no, 61 years na hindi tayo nagkahari sa Asia pagdating sa basketball. Kadalasan yun, China, no? Iran, nung panahon ni Haddadi. Ngayon po, tayo na ang hari ng Asia pagdating sa basketball kasi nga tayo yung nagkampiyon eh. At para nga dito kay Bumble Tolentino na katumbas daw ito ng 1,000 gintong medalya. So ito si Bumble Tolentino mga kabasketball, nagsasalita siya bilang isang Pinoy basketball fans. Diba? Kasi alam naman natin yung ano eh, yung pakiramdam, lalo na sa ating mga solidong taga-suporta ng basketball dito sa Pilipinas. Napakalaking karangalan itong naiuwi ng ating Gilas Pilipinas. Kaya kung i-describe niya yan, katumbas ng 1,000 ginto. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.